Ito talaga yata yung sakit ng unit ko. Kikita nyo tong rubber na to. Talagang may lumalabas na nagmo-moist talaga siya. May langis. So far so good. Yan. Ang ganda talaga ng ano. Nagagandaan talaga ako sa bagong gulong natin. Yung mga lubak na ano, dati parang ramdam na ramdam ko. Ngayon, nung nagpalit tayo, parang baliwala na. What's up guys? So ito, update lang sa ating Dominar 400 UG. Ayan na guys siya. Ang itsura niya ay ganyan na siya ngayon. After 2 years. Actually, 2 years and 1 month na siya sa akin. Ayan na ang itsura niya. Bali, nagpalit na tayo guys ng gulong. So, yung stock tires niya guys ay umabot rin naman ng 26,000 kilometers. So, sulit na yung stock tires niya. Nagpalit ako ng ano, Corsa na dual sports. Ayan. So, ano siya? Sa harap ay 180x17. Tapos sa likod ay ito naman. Yan siya. 130x80x17. Ayan. Sabi kaya parang daw ng 140. Ayan. Pero win ng 30 ko lang. Pero yung ano kasi yung sa Corsa, sabi nga nila, oversize. Ayan o, ang lapad o. Parang kasing lapad para na yung stock tires natin na yung 130 nila parang 150. Tapos yung sa harap, yung 100 nila parang ano pa rin, 110. Ang lapad ng ano nila o. nagustuhan ko yung ano nito eh, itsura nito. Saka bagay na bagay siya sa ganitong daan. Pag umuwi kasi ako ng Batangas, talagang hindi maiwasan yung mga off-road. Kaya ganito talaga pinili ko. Bagay naman siya, parang adventure talaga. Pang-adventure. Ang pogi. Saka mas tumaas siya. Tumaas siya ng konti. Kasi naging 80. Kasi itong harapan natin dati, kung di ako nagkakamali, 70 lang. Ngayon 80 na siya. Tapos sa likod ay 60. Tapos naging 80 na rin. So tumaas talaga siya. Nakatingkayad talaga ako. Ayan. Naman yung spark plug niya ay yung pa rin, stock pa rin, pero pag nag 30,000 kilometers na siya, baka palitan ko na din. Okay pa naman siya, one click pa rin naman. Pero for ano na lang, preventive na lang na maintenance, papalitan ko na siya pag nag 30,000 para sure ball na hindi ako mamama, hindi ako magkaka-aberya. Tapos ito guys, ito yung ano niya, yung tubo niya, elbow ba tawag dito, basta yung tubo ng pipe yan, talagang ano siya eh, kinakalawang, hindi talaga maiwasan. Ayan. Tingnan nyo. Salo-salo niya kasi yung talsik nito. Pag tumalsik, diretso talaga doon. Yung nag-iisip pa ako kung papalitan ko ba siya ng tubo. Kasi may nakita ako dito sa may Tansa. Ano lang, 5-6. Kasama na yung pinaka-muffler. Mamimili na lang kung anong klase ng muffler. Anong pangalan ng shop na yun? BYM muffler shop yata pangalan yun. Di ko lang sure kung tama ako, pero yun, napadaan ako sa shop nila last time kasi may nakita ako nagpapagawa, so nag-inquire na rin ako. Ayun, 5-6 daw yung parang may gusto ko, yung parang may twist dito, yung naka-twist dito. Ewan ko kung maganda, parang maganda yung tunog yun eh pag ganun. Ayun. Then, napahaba. So, para naman, wala naman ako na-experience na bad experience. So, 2 years na gamit ko nito. Ng Dominar. Ayan. Saka, ito lang. Ito talaga yata yung sakit ng unit ko.
kikita nyo tong rubber na to. Talagang may lumalabas na nagmo-moist talaga siya. May langis. So, ito talaga oh. Rubber lang kasi siya. Kita nyo, parang may mga langis lang siya. Ayan. Ayan talaga. Tapos, may once ako na-experience dito na bigla siyang namatay. Ayaw pala siya mabuhay. Umagang-umaga. Ayun pala, yung terminal sa battery, ano siya, parang lumuwag. Ayun lang naman. Kasi, umuwi ako dito sa Batangas. Eh, maalog. Siguro yung terminal niya, bumitaw. Kaya, ano siya, na-lost contact. Ayun, buti nga hindi ako napagaya doon sa ibang ano, Dominar user na nagpo-post. Talagang may problem yung ano nila, unit nila. Sa akin ayun pa lang naman. Kaya maswerte tayo dito sa unit natin kasi wala tayong masyadong sakit ng ulo. Ayun. Ito pala siya. Nagdagdag na tayo pala ng ano. Itong top box, kung napansin nyo, dati ano siya, plastic lang, na sec. Ngayon, nagpalit na siya tayo ng Neura, 50 liters. Ayan o, tapong pogi lang. Nabili ko lang to. Ayan. Ang issue ko lang dito guys sa ganitong box. Ewan ko kung dito lang ba sa unit na to. Ang ingay nitong part na to. Pag tumatakbo, parang ano siya. May maingay na parang nagba-vibrate ba. Yan. Tapos last time itong susian, kita niyo. Medyo ayaw na siya bumalik. Ayaw siya mag-close na parang kagaya nito. Ayan. Yung pa lang naman wala naman siya alog. Ayun. Wala namang ano. Okay na okay pa naman. Ito lang talaga. Pero nasanay na rin naman ako sa ano sa tunog niya. Eh nagpalit pala tayo guys ng seat cover kasi ang daming pusa sa amin. So ayan. Ito bagong palit na to pero ayan o. May mga kalmot pa rin. Ayan. Hindi talaga maiwasan eh. Pero pag ano na, sobrang lala na ito, papaltan na ulit natin. Ben, may naiyak pa yung bata. Saka ito guys, yan. Naglagay tayo ng tank bag. Nabili ko ito sa may Gabani. Gabani Motor Supply. So, mura lang nakuha ko. 2.7 lang. Then, ito. Nagpakabit na rin tayo ng RFID. So, pang ano siya, easy trip saka auto sweep. Diyan ko na lang pinalagay para malinis. Ayo, hindi ko na pinalagay dito. Baka kasi tuklapin ng mga bata. Pag ano, dito kahit papano, hindi siya masyado pansinin. Saka maganda siya tingnan. Para siya may kilay. Yun nga. So far, ayun pa lang naman. Wala pa naman tayo masyado. Major na sira nito. Major issue. So, ayun lang guys yung update ko dito sa unit natin. Okay na okay naman siya. So far so good. Yan. Ang ganda talaga ng ano. Nagagandaan talaga ako sa bagong gulong natin. Ano siya? Tawag dito. Bagay na bagay siya sa Dominar. Parang lalo siya naging bulky. Bumagay yung gulong. Ayan o. Laki o. Diba? Saka parang ano siya. Yung dating ano guys, tawag dito. Yung mga lubak na
ano, dati parang ramdam na ramdam ko. Ngayon, nung nagpalit tayo, parang baliwala na. Parang good choice naman talaga ako dito. Sa akin lang naman yun, pero ang ganda talaga. Medyo ano lang talaga siya. Ang cons niya lang ay siguro ano siya, bumigat. Nadagdagan siya ng bigat. Tapos tumaas. Medyo nahirapan lang ako kapag ano, sasampa ako. Tapos itatayo siya. Pero pag ano naman, pag traffic naman, no problem na. So yun lang guys, yung update natin sa unit na to. Okay na okay siya. Okay.